naman akalaina, hindi ko rin inaasahan pa. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nag-iinit, nagbabaga, at talaga namang usap-usapan at nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ay narito muli si Kalingap Val Santos Matubang upang pag-usapan ang issue sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang lolo na si Lolo Miguel. Sa pagpapatuloy ay may pinapakinggan nga si Kalingap Val na reaction video at video tungkol din kay Ate Erica at sa kapatid niya na si Sheila May. Dito nga ay nilalantad ang tunay na ugali at mga pinagkagagawa ni Sheila May. Talagang nakipag-anuhan siya, nakipag-batawag doon, nakipag-murahan siya kay admin. Nakipag-murahan. Iyan, Tunyaco Torres. Tingnan natin guys, basahin natin. Ang sabi niya ano, ni Ate, aba, bakit? Humingi ba ako sa'yo? Ako ba ang kusa na sumali sa GC na ito? Ikaw ang nagpasok sa akin sa GC na ito. Huwag mo akong gawan ng kwento, leche ka. Yun, nagmuraha na. Yan mo ang sabi ni ano, ni May. Ayun, nagalit na tuloy ngayon sa ano, si admin. Mas leche ka. Manggagamit. Isang taon ha. Lumayas ka na dito. Ayan ha. Ginagawa mo dito. Pag pinagbabawalan mo pa kami na mag-post para hindi kayo mabash. Ipinagtatanggol kayo. Anong ginawa nyo? Putch ka. Yung parang ganun. Hindi ko nabibigkasin ng buong buo po ano. Yung mga mura kasi. Magnawag na. Kapanood na eh. Mga bata eh. Hindi naman. May mga bata ang nanonood sa atin. So yan, basahin nyo na lang po at ipopost ko. So, umpisahan natin sa pinag-umpisahan. Ayan, ito. Si May Surita, umasya pa siya na magkakapera sa amin. Kaya hindi siya lumalabas sa GC. So yan, guys. So, talagang pinalalayas na nila. Pero ayaw pang umalis sa group chat nila. Nako. Kahit alam na niya, di na siya, na hindi na siya part ng plan namin. Halatang mukhang pera. Ayaw pong malis. Halatang mukhang pera lang. Tama ang sinabi ng Kalingap. Yan. Ang nagsabi po nito, si admin po, ano? Si Ian Tunyaco Torres. Ulitin ko yung sinabi niya. Halatang mukhang pera lang. Tama ang sinabi ng Kalingap at sinabi ni Lolo at ni June. Si ano yan, yung unang June po sa kanila, no? Si June Wonder ba yun, guys? Ayun, tuloy natin. Ginamit nila ang mga tao. Kaya ingat po kayo sa kagustuhan namin na tumulong. Kaso naawa kami. Gawain na pala nila talaga. Dadalhin niyo yan hangga't maputulan kayo ng hininga. Dito nga ay naikwento din na pasalamat nga daw talaga si Sheila May at si Ate Erica na hindi daw sila napagsalitaan ng Kalingap, lalong-lalo na ni Kalingap Rab noong mga panahon na umalis sila sa Kalingap at niloko nila ang Kalingap. Buti na lang daw talaga ay mabait at maintindihin at may respeto pa rin si Kalingap Rab. Kapal nila. Di na nahiya. And guys, actually, ano, kung panoorin niyo yung ano, mga videos nung unang nakapag-vlog sa kanila na si June Wonder, eh, ganyan din po yung mga binabanggit, no? Pero pagdating naman si Kalingap Rab, hindi naman umimik si Kalingap Rab, eh. Kumbaga, hindi naman nagsasalita kasi ng ano yun, ang masama si Kalingap Rab. Kumbaga, may mga ano lang, may mga tsismosa-tsismosa na nagpapasama sa Kalingap po, ano? Ginagawa nila ng dahilan kung bakit umalis si ano si E, si Miss E. Ginagawa nila ng chismis lang dati. Pero yun pala, napatunayan ngayon ng ano ng E-lovers na talagang magagamit itong mga ito. Ayan na, oh, sinabi niyo na yan at sa ibang grupo. Basta yung tunay na kulay is ng magkapatid. Hindi pa talaga umalis sa GC namin. Baka daw may makuha pa siya. Naku, grabe.
baka nag-expect pa kayo na ituloy namin yung travel tours in 3 countries. Uh-huh. Hindi na po kayo kasama. Talaga, no? Di ba? May travel tour pala sila. Plan na yun. Hindi po kami magsasama na kasing ahas nyo. Salamat pala sa paggawa namin ng sa pagpapagawa ng passport nyo. Baliktad tayo eh. Kami pa may utang na loob. Kami raw dapat magpasalamat. Grabe na to. Sabagay, hindi natin alam yung ano guys, no? Yung buong kwento kung ano man yung nangyayari dati. Siyempre, ito ay binabasa lang natin. Yung mga ano, mga post nila na may nagpadala naman sa atin. Siya so nga, guys, ituloy po natin. Ayan. At tawa ng tao si Ian. Ahaha, ako pa eh. Ako pa ang ileche mo. Uh-huh. Nakatikim ka ng pooch sa akin. Lumabas din ang ugali mo. Ayan. Yan na, yan na. Si May. Away na po sila, no? Sila na may kasalanan, sila pa ang matapang. Ano pa nga ba? Palalabasin natin ang ugali niya. Talagang ganyan siya magsalita. Tapos sa bandang huli, nagpapabiktim na siya. Talaga. Natatawa talaga ako, guys, kasi matindi yung ano eh, yung pagmamalasakit na. Ang issue nga na ito ay na-involve talaga si Ate Erica at ang kanyang kapatid na si Sheila May dahil sa mga ginawa nila at pagkalimot nila sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa lolo at lola nila na nagpalaki sa kanila. Ngunit isa pa sa nadawit din sa issue na ito ay ang sarili nilang nanay. Talagang may kinalaman din pala ang mama nila Ate Erica at ni Sheila May sa mga desisyon at pinagkagagawa nila sa buhay nila. Sinabi nga ni Lolo Miguel nakaraan na konsentidor daw ang mama nila. Pwes na. Yung magkapatid talaga yung ano. Salarin. Masama. Yan na. Tengas tuloy natin. What you see is what you get. Tawa na lang ang ibang admin na nagbabasa. Defensive kung di lang nagka-leche-leche, walang tapos ang plano. Sige, marami akong ebidensya sa pagka walang hiya nyo, mag-ina. Bakit mag-ina? Di ba magkapatid yun? Siguro ang binabanggit dito, is, di ba kasama nga pala nila ang nanay nila, no? Na lumayas kina lolo. Kasama so, yun sa bahay nila. Kasabot din pala yung kasabot din pala yung nanay nila. Grabe. Kasabot din po yan. At naka-block na. Ayan, kumbaga, hindi na natin ma-open yung Seymour kasi screenshot lang po ito. No? Siguro ang ibig sabihin ni Ian dito, Ian Tuñaco Torres, ay blinak na sila. Blinak na sila ng magkapatid. Kaya, ayan na. Wala na. Grabe. Grabe mga grabe yung mga pangyayari. Grabe talaga. Sabi naman ni ano? Sabi naman ulit ni Miss Ian, no? Ngayon naniniwala na ako sa lolo nila at sa Kalinga. Ayun ha? Kasi aim nilang tumulong tapos tinalikuran sila ni Erica. Siya nga at sa lolo at tita niya hindi nagsisinungaling kasi sila ang mas nakakakilala sa kanila. Iyon. Totoo naman 'yun. Siyempre, doon sila lumaki sa... Ibig sabihin po, nila, ano? Lahat ng sinabi ni Lolo Miguel, nila, totoo. Sa bahay. Totoo lahat. Siyempre, kilala nila yan. At kung ano man yung mga lumalabas sa bibig ni na Lolo, totoo yun. Totoo yun, no. Alangan naman nilang, alangan naman, ano, gawan nila ng... Kwento. Masamang kwento yung mga apo nila yung mga yan eh. Tama. Saka, ano, ang kinasasama kasi ng loob ni Lolo dati, is yung hindi man lang sila dumalo sa hospital, no? Nung hospital ngayong lola nila, bagkos. Nung pag-uwi ng lolo nila sa bahay na yun, hindi niya ina-expect na wala na yung dalawang apon niya na yun, lumayas na, dala-dala lahat mga gamit. Hindi man lang nagpaalam. Pakabuting mga apon talaga, ano? Grabe. Ay, nako. Buhay talaga. So yan guys, no, ituloy natin. Hanggang dito na lamang muna ang ating nag-iinit, nagbabaga, pinag-uusapan at talaga namang nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!